Ngayon po ay December 20. Kaya apat na tulog na lang ay Pasko na. Kaya marami sa ating mga kababayan ngayon, lalong-lalo na dyan sa Pilipinas, ay busy-busy na sa pagplano sa darating na Pasko. Kung ano bang mga dapat na ihanda. At mga reunion, di ba? Sa atin naman ay sasamantalahin na natin ito. Ako po ay bumabati sa inyo ng isang maligaya, mapayapa, masaganang darating na Pasko. At ako po ay nagpapasalamat sa lahat ng mga nakasubscribe po sa aking maliit na channel at sa mga sumusubaybay, sa mga silent viewers kung mayroon man. Maraming maraming salamat sa inyo. At ganun din sa ating mga members, ano? Maraming maraming salamat sa inyong patuloy na suporta sa aking maliit na channel. Mayroon lang tayong isang tutugunan, ano? Isang mensahe mula sa ating kababayan na gusto daw niyang mangibang bansa. At ang kanyang plano ay dito daw sa Saudi. Ang kanyang katanungan, una, mahirap nga ba daw ang pagiging OFW sa Saudi? Pangalawa, ano ba ang katayuan ng Saudi Arabia dahil ang kanyang naririnig ay disyerto. At pangatlo ay mahirap ba daw ang makikipagsalamuha sa ibang lahi. Yan ang kanyang katanungan, ano, at bigyan natin ito ng kasagutan base sa ating personal na karanasan. Doon po sa unang katanungan ni Kabayan, na kung mahirap ba daw maging OFW sa Saudi Arabia. Kahit saan ka naman pumunta na bansa o magibang bansa, ay may kahirapan nga naman. Dahil dapat marami kang baon, di ba? Kailangan punong-puno ang iyong sarili sa baon. Unang-una na kailangan puno na baon ay yung tibay ng loob. Yung hindi ka nahuhomesick. Malabo yun, ano? Kasi talagang lahat ay nahuhomesick. So kailangan matibay ang iyong kalooban. Dahil malalayo ka sa iyong pamilya, yan ang unang-unang dapat mong dalhin. Dahil ang iyong makakasama ay ibang tao at malayo ka talaga sa iyong pamilya. Ang pangalawa, kailangan mahaba ang iyong pasensya. Kung ikay na sa Pilipinas at mahaba na ang iyong pasensya, kailangan mo pa itong doblehin ng doblehin, no? Mas lalo mong hahabaan. Dahil unang-una, ang iyong makakasalumuha pagka sa ibang bansa ka ay iba-ibang lahi. So, isa na naging problema ay ang language barrier. So, kailangan mahaba ang iyong pasensya para makapagpatuloy ka sa iyong pinapasukan. Dahil pagka maiksi ang iyong pasensya ay tapos. Kailangan mo nang umuwi pagka ganun. So, kailangan mahaba ang iyong dalang baong pasensya. At dun sa isa pang katanungan ni Kabayan na ano ba ang katayuan or sitwasyon pagka ikaw ay napunta sa bansang Saudi Arabia. Sa totoo lang, nung unang mga panahon, ay talagang sobrang higpit, ano? At wala kang makikitang mga entertainment dito sa Saudi Arabia. Pero kung ang pag-usapan natin yung current situation ay ibang-iba na. Ngayon po ay marami ng mga event na nangyayari at masasabi na nating maluwag na ito, ano? Ngunit kung ikaw ay hindi marunong sumunod sa batas, ay mahirap pa rin. Dahil pagka sa ibang bansa ka, hindi mo masasabing ganito ang nasa Pilipinas, hindi mo yan magagamit, ano? Dahil nga nandito ka sa ibang bansa, kailangan mong sumunod sa batas ng kanilang bansa. Ngayon po ay ibang-iba na dahil sa mga restaurant ay meron ng mga banda, which is dati ay wala po yan, no? At ang isa pang kinaganda kung ikaw ay plano talagang pumunta dito sa Saudi Arabia ay makakaipon ka kung sakasakali man. Dahil wala kang bisyong magagawa dito.
Walang patay sindi rito. Ang patay sindi lamang dito ay yung ilaw ng iyong kwarto pagka natutulog ka. At kung aalis ka ng iyong bahay ay patayin mo yung ilaw para makatipid sa kuryente. Ano? Yan ay ilan lamang sa mga maipapayo natin kay kabayan na nagtatanong nga kung ano ba at kung mahirap ba or maayos ba kung maging OFW sa Saudi Arabia. Kahit saang bansa ka naman eh, kahit saang lugar ay plano mong pumunta, ay kailangan mo talaga mag-adjust. Hindi mo masasabi na ganito sa Pilipinas, hindi mo madadala yan dahil mayroon silang sariling batas na dapat nating sundin. Kaya mabuti kung doon ka mapupunta sa mga bansang may salitang pangkalahatan tulad ng Ingles, no? Ngunit kung mapunta ka sa mga bansa na hindi sila willing na matuto sa Ingles, ay ikaw ang mag-a-adjust. Dapat matutunan mo ang kanilang mga salita. Yan po lamang ay ilan sa mga may papayo natin kay kabayan. Kaya para ka dyan kay kabayan, kung ikaw ay talagang may determinasyon at plano para sa iyong pamilya, ay kailangan mo ng tibay ng loob. Ayan po, ano, maraming maraming salamat din kay kabayan sa kanyang paghingi ng payo, kahit kukonti ay bahagi natin, ano. At maraming salamat din uli sa lahat ng mga sumusuporta sa aking maliit na channel. At muli, maligayang Pasko at masaganang bagong taon.